malalayo rin pala. Oo nga eh, bago ako na-operahan sa puso, doon sa ano eh. Ay, na-operahan kayo sa puso, kumusta naman kayo ngayon? Ayos naman nga. Okay na. Oh. Doon sa, ano ako, sa New York ako inatake. Okay, paano yun nung inatake kayo sa ibang lugar? Hindi kayo nagdadrive nung araw na yan? Nagdadrive, galing ako ng Ohio. Buti nung nakaramdam kayong ganun, hindi siya right away na. Workout tayo guys. Yes! Magkikipag-meet tayo kay Kuya ano. Ay, andyan na yata. Sarap. Oo, andyan na. Tumatawag niya. Ako kaya! Andiyan na ba kayo? Nagtuyak ka sa angom. Ah, may get two round! Bulbo at kakak mo niya? Manituba? Oo, datoy no. May get two. Okay, tam. Pagigit ko lang dagit na gamit ko ito. Madamat eh. Exercise ko madamdaman ito rito. May get two. Mamaya na lang ito guys. Ay. Oh! Kumusta kayo? Oh, yan ay. Kastilat ta. Madamat eh. Biyag ti tractor. Pegay ko lang ta na ito. Nagulutan ko. Yan. Wara-wara ta. Medyo. Paano ka pa ito? Apal-palingot. Ito yung rabi lang. Oo. Oh. Nag-deliver ako ito ko ha. Nag-deliver ka na pa eh. Nag-deliver ako ito yung ko ha guys. Andito si Kuya ano. Kuya Bebot. Yan. Ilocano rin. Saan kayo sa atin Kuya? Taka Dabao. Dabao. Pero maroon na kami Ilocano. Oh, nice to meet you. Mm, yeah. Taga dito siya sa busy. Matagal lang truck driver. Ayan. Okay lang ba sa camera? Ah, oo, yan. Okay tayo mag-vlog. Oo. Sino yung kausap mo? Wala akong kausap. Ah. Ikaw lang yung kanina tumatawag sa akin kaya hindi nag-ano ako, nag-exercise ako eh. Oo, tama-tama, sabi ko. Nagmo-moist nga eh, kaya nga. Eh, launa pang delivery ko dito sa ano. Hindi mo pandaran, ano ko ah. Si Bon Pods. Diesel. Ano, ah, dati heater ko? Ah, the heater mo. Oo, oh. Ngayon. Is-stripping ko na lang yan. Mayroon akong stripper dito yung oh. Ano, pero mamaya papandarin ko rin yan. Yeah. Kumusta ang biyahe? Ay, ate laptop. Biyahe ti pang ko ah. Naga na ito eh. Retire nga na tao. Ay, retire ka. Magamang nga bali. At din no kayo, ito yung nga talaga? Yeah. Vancouveran? Ito yung ka? Richmond. Ay, dayo pa yung arot pinapanan nyo. Manong oras ti gaya na ni Pudjeng ganun to? Almost an hour, mga 45 to 50 minutes. Ito yung message, yung i-message ko kayo. Malis ako. Wala kayong bayahe nun? Wawan, ito na ko pa siguro, baka nito na loan siguro. Kadiyok kayo. Ayan. Sabi ko eh, kala ko, nasa bayahe na kayo kasi nung huli natin pag-uusap. Oo. Mm-hmm. Adapay, kargam nga Rod. Adapay, mag-deliver ako dito mamayang alauna. Adapay, kargam. Ano rin yung anya ato i-deliver mo ta? Makan. Ah, makan. Oo. Nagapo Manitoba? Oo. Oh. Awan ti biyahe kami nitan eh. Ha? Awan biyahe kitan nga lugar. Manitoba, Saskatoon, Edmonton. Ano ba ali tarita kayo nitan? Pa-retire pa lang. Pa-retire pa lang. Mga 2 years pa. 3 years. Ayan, si Kuya Bibot, magnaye ano yan?
Paana? Bebot Mosque. Ah, Mosque. Magnayo. Baka iba yung kausap ko nung yeah. nakaraan na. Mga kaibigan tayo dito, guys. Alam niyo naman, ang nagtatagalog ako kasi marami tayong mga viewers na Tagalog. Basta may mga driver na taga ano. Magagalit na naman siya. Napupunta dito sa amin. Pinupuntahan ko yan. Ayan. Tapos guys, kumakain kami. Nagpasalamat nga ako. Pinuntan ako ni Kuya. Okay, nagkape na ba kayo? Gawan ko kayo ng kape. Hindi, gusto mo punta tayo doon sa may ano, diyan sa may Tim Horto diyan o kaya McDonald's. Tara, magbihis ka. Oh, sige. Magbihis na lang muna ako. Wala akong mai-share sa iyo dito ngayon, kape lang. May tistibrid ako diyan, 'yun lang naman. Oh, sige, magbihis lang ako. Agsukatak lang daw, magbihis lang ako. Mamamasyal daw kami, mamaya pa naman ang deliver ko nito. Alauna, ay mahaba pa. Pero 11:12, ah, may dalawat kalating oras pa. O ayan guys, ganyan na muna itong aking ano, mga setup ng aking ano dito, kasi babalik din naman ako. Ayan, magkape lang kami ni Kuya. Meron din naman akong maisishare sa kanya dito, may ano. Kasi siyempre, nangyayari naman siguro si Kuya. Kasi alam nyo naman guys, yung truck driver na long haul, siyempre baon lang din namin. Pero kung nasa bahay ka, siyempre marami kang laman ng prids mo. Meron din naman akong tasty bread at saka kung ano-anong noodles dyan, eh magpapakulo ako kung gusto niya. Ayan, meron din akong gulay dyan sa loob ng fridge ko, kunting karne. Kung maaari kong may ano sa kanya, yan, may mga gulay din ako. Kasi nga dumaan nga tayo sa bahay nung nakaraan at may mga naluto na si Mrs. doon na bawan ko. Magbibihis lang ako guys, bababa tayo. Sama tayo kay Kuya Bebot. Magkape na lang. Pupatuloy ko na lang mamaya itong pag-exercise ko na to. Ayan. Ayan guys. Pero sama tayo kay Kuya Bebok. Magkape-kape na lang muna. Yes! Uy, nakalakan yung lakon. Adad tao bang ratatay. Nung nag-ano ko dyan, kasi siyempre masalubong kasi nila eh. Kaya pumunta ko dyan sa side na yan. Di ka ba nabahala Kuya? Baka mama yun. Kawanti ko. Ano pasok? Gayubing yung ay. Kada Joy ha, ah, itong araw din. Kado, anda nga inalis ata, pagbibluga na siya po ko. Ah, da po yung araw dan. Ni Mrs.? Ate, trabaho. Ah, da, jay, wala, da, jay, mamanggat. But thank you, nakapunta niyo ako dito. Si, ko ano, mam, lala mo, si Hiner. Hiner Habia? Yung nagbablog din? Nakikita ko sa, ay, ano lang sa Hibya pero on Hibya yeah. Tayo nagkukunti-kunti din yeah. Nakikita ko sa Facebook yeah, oh. Siya ano na ata Edmonton okay. Na ng bahay dumating na yung pamilya niya okay, congratulations sa kanya pala shout out nga pala sa'yo kaibigang Hiner Habia oh print ko yata sa Facebook yun nag-ano siya nag may mga kunti-kunti din siya sa tracking nakikita ko napapanood ko guys ikot tayo sandali kasama natin si Kuya Biba Ilocano rin, pero taga Davao kayo. Dito rin ako nag-deliver noon lang. Pero mostly ang iyong ano, ang biyahe nyo? Diyan, sa California, Arizona, ay, Texas. Ay, malalayo rin pala. Noon nga eh, bago ako na-operan sa puso, doon sa ano eh. Ay, na-operan kayo sa puso, kumusta naman kayo ngayon? Ayos naman na. Okay na. Doon sa, ano ako, sa New York ako inatake. Okay, paano yun nung inatake kayo sa ibang lugar? Eh, nakatawid pa ako dyan sa Ontario, doon sa Mississauga, doon ako na-operahan. Ay, yung truck? Daladala ko pa. Saan kayo nag-park? Doon sa may Flying J ng ano, mini... Tumawag na kayo ng ano? Yun din ang mahirap pag kayong may karamdaman tayo, no? Tapos pag yun ang pag-ano eh, matake ka, buti na lang kanyo nung... Na heart attack kayong ganun, wala naman kayong na-accidente na ano? Oo, salamat na ako. Hindi kayo nagdadrive nung araw na yan? Nagdadrive, gali ako ng Ohio. Parang ganito, tapos bigla nakaramdam na kayo. Kaya, tapos, salamat ako. Buti nung nakaramdam kayong ganun, hindi siya right away na blanco kayo. Wala, okay. Oh. Buti kaya nyo pang konti, no? Tapos naitakbo nyo pa, naitawid nyo pa. Tawid pa ako dyan sa may Peace Bridge. Tapos na, nakatawag pa kayo ng 911 ambulansya or ay, hindi pumunta na ako sa mismong hospital. Nagano na kayo nag ng hospital tapos nagtawag ng taxi, yung mga taxi. Buti naman at
kaya nyo na, kaya na nyo pa yung ganun. Buti ka mo, hindi masyado yung talagang matinding, hindi, wala, mawalan kayo ng malay. Naku po, yun ang mahirap. Yun ang matindi. Kung nawalan akong malay, sigurado, laking disgrasya, makabangga ako. Oo. Pupunta ako sa kanal. Ilang kung ganun-ganun lang. Ang mahirap dun, yung magkaroon kayo ng aksidenteng fatal, yung may mga madamay eh. Yeah. Yun ang nakakatakot dun. Salamat ako, nabigyan pa ng... So, paano na napirang kayo? De, may tinanggal ba sa puso niyo o ano? Ay, bypass, tatlong ugat. Bay, binypass nila, tinanggal nila, nagyan niya hose. Na yung ugat dito, tatlo sa binti ko. Ay, dyan? Okay. Pinalit doon, binypass nga. Oh, so ibig sabihin yung ugat galing sa binti ninyo, yun ang inilagay doon sa ano, mats ba yun? Oo. Magkano bayad noon ng operasyon niyo? Wala kahit 5. Wala kayong binayaran sa tracking yon? Hindi, dito sa ano ng company. Hindi, dito sa Toronto, sa Canada na ano, health benefits. Okay, yung para sa amin parang Manitoba Health, ganun? Oo. Oh, may ganun pala. Yeah. Akala ko yung Manitoba Health national yan, basta nandito ka. Buti ka naman, nakatawid pa kaya. Kung hindi sa US, mas malaki yun. Oo, pinakamababa, 300,000. Naku po, bihira. Saan niyo kuku? Hindi naman tayo mayaman, saan natin kukunin yung ganun? Pasalamat lang talaga tayo ng maganda yung ano natin dito sa ano, sa Canada. Kahit pa paano. The best. Pinaka-best na health benefits. Hmm. Taon na walang ano si Kuya. Nakapasyal, nakasama. Basta Ilocano talaga, so iba eh. Okay. Ilang taon na kayo dito, Kuya? Mag 26 years na. 26 years? Matagal na pala kayo dito. Yeah. Walayan mo yan, 26 years. Years na sila rito. Yung mga anak nyo, ilan na anak nyo, Kuya? Andito, kasama ko. Kasama ko, isa lang naman. Oh, pero may anak na, may apo nang rin kayo. Oh, ilan taon na pala kayo? 62 na ako. Oh, ano na pala kayo? 62 na? Parang hindi kayo 62? Hindi yung lata. 65. Hindi, parang bata pa kayo. Mga nasa 50 plus lang sa palagay ko. Yan ang sabi nila. Oo, kasi hindi naman halata sa inyong ano. Ayun guys, dito tayo sa McDo, magkapagkape. 26 years old si Kuya dito. Kumbaga sa ano eh, kayo yung mga dito no? Kayo yung mga pioneer dito sa Vancouver. So nakarating na kayo dito, ano kayo, truck driver na? Dati ako sa ano, truck driver sa Saudi. Pagpatuloy natin pagkikintihan sa loob guys, tara. Ito medyo mambon-ambon. Let's roll. Guys, andito na tayo sa loob ng McDo. Mag-almusal na lang muna. Nagbabalik kami ni Kuya. Ay, ito, kape lang. Tsaka merong ano, wala pa silang tanghali. Ganito dito eh. Breakfast lang muna. Ayan. So matagal na kayo dito, Kuya. So ibig sabihin, dumating kayo dito, anong trabaho nyo dito noon? Truck driver na? Hindi pa. After a year, ata. Pagtrabaho ko dyan sa airport. Refueling ng aeroplano. So nung dumating kayo dito sa Canada, talagang trabaho nyo dito. Ito lang kasi yung camera. Yeah. I-content natin. Trabaho nyo dito sa ano, dito sa mismong ano, landed immigrant kayo. Ni, si kayo ata. Ayan yung parish niya. Ayun, may paris niya. Nialaan nyo dito may isang ako ni. Okay. Ayan yung agent sa kabila. Sige, okay lang. Sige, may ito lang. Dami kong laking trabahoan dito. UPS, healthcare. Driver. Hindi, yung taga-lagay ng bagahe sa trailer. Yan na, pila yung balikat.
Pero ito tumatawag man, kuya. Hello? Oh yes, it's me. Okay, I will call you. I will talk to my wife first. Okay, thank you. Okay, bye. Pwede tim, buti pa sila, tumatawag sila o ipaservice mo na yung sakyan mo. Siyempre, gagastos ka na naman yun. Okay. Barin yung mga ano eh. No. Yung sa Honda, yung sasakyan kasi namin, due for a service, reminder ba? Para sa ganun yung magpaservice ka, change oil. Siyempre, magbayad ka na naman nun. Siyempre. Yung guys, kain lang tayo. Continuous lang kami ni Kuya. Ayan. Balikan namin kayo ngayon. Tara, kain tayo. Magkape tayo. Hi guys. Ayan, tapos na kami kumain ni Kuya. Masaya rin ang pag-uusap namin. Puro Ilocano. Siyempre, na-meet natin ang isa nating kababayan na truck driver. Din, matagal ng truck driver dito sa Canada. Ayan. Almost 20 years na. Almost 20 years na silang truck driver dito. Ayan. Yan sa awa ng Diyos eh, yan, ako tayo ng mga bagay-bagay sa kanyang puting ideas sa kanya. Yan. At kaya pa paano nakilala natin siya. But anyway, magpapaalam na si Kuya, dumaan nga lang siya dito, malayo nga dito eh, pinilit pa rin niyang pumunta dahil kahit pa paano makapag-meet kami man lang. Sabi ko, nagpapasalamat na nga lang ako sa kanya. Thank you Kuya, no? Yeah, no problem. Baka next time ulit. Sabi ko nga eh. Mm-hmm. Pangalan next ito, time. Pag nakabalik siya dito sa British Columbia ulit, doon siya malapit sa amin, sa Richmond doon, sa Dilibira doon, para mga 10 minutes lang mag-drive doon na. Oo, next time. Yeah. Oh, eh ngayon eh, talaga dito ako sa lang eh. Yeah. Ano magagawa? Mm-hmm. Yeah. Oh, sige. Shout out na lang dyan sa lahat. Trackers. I-shout out mo na sila kuya. Yeah. Shout out baka may mga gusto ring mag-subscribe dyan sa ating YouTube channel, Trip ni Bebot. Yan. Trip ni Bebot ang kanyang YouTube channel ni Kuya Bebot, Trip ni Bebot. Yeah. Okay, sige. Tara. Babu. Itulot na ko nung. Sige, guys, tara. Magpa-dive kay Kuya Bebot sa truck. Tama-tama ito. Ma'am, pwede na rin akong mag-ano doon siguro, mag-check in para ma-unloadan na rin ako. Wala o na yung ano ba? Oo kuya. Pwede. Tara lights. Alright. Wala kayo naiwan doon? Wala. Ikaw? Wala. Andito yung cellphone ko. Ayan guys. Ambon, hindi ito is no. No? Ito ang pinaka ito marami sa amin. Ambon lang mag-ano, mag-snow, ulan ng marami sa amin. Magandang tumira dito guys sa sa ban pinaka the best. Yung lahat ng tirahan ay lahat ng parte ng Canada dito. Mm-hmm. Ang pinaka the best talagang pwede mong mapagtirahan dito sa kung gusto mong tumira dito mag-establish, ito ang number one na ano. The best. Pagas pa kayo? Pagas. Oh, sige nga rin. Hindi, sarado yung samot. Sarado yata. May caution, may police na ano ba nangyari dyan? Inaayos kaya? Oo nga. Sarado. Marami naman gasolina. Oh, hindi. Ito latan. Under renovation siguro yan? Alright, balik tayo sa truck, guys. Teka, kaya lang nag-deliver pa tayo, no share. DJ Banger. Haji Banger. Bun. Diyan nag-deliver at tay. Maagang maaga, alas 10 ang delivery ko, inagahan ko, i-receive naman nila mga bandang alas 8, so okay na. Tapos nagdahan-dahan akong nag-drive hanggang dun sa may pangalawa ko kasi ang lapit lang din naman.
ay yung oras mo. Para hindi mag-activate yung oras ko. Mabagal. Kaya wala pang isang kilometro eh. O di ano, pero mamaya na lang ako mag-ano. Kasi sa pangalawa. Ayan guys. Sa susunod namin pagkikita ni Kuya Bebot, ano, pasyal tayo dun sa city ng Richmond o kaya Vancouver. Malapit na siya dun eh. Ngayon lang kasi dahil nga sa ang delivery ko dito magkakalapit. Pero madalas din kaming may delivery doon sa may Richmond, kuya. Pinakunin mo sa sulod. Oo. Malapit ka lang. Pagka nataon na nandyan din kayo, wala kayo sa biyahe, tama-tama yun. Hindi pagka ano naman, may message, nagme-message naman tayo, nag-usap naman tayo sa ano. Para kahit papano. Swerte yung mga Pilipino iba na napunta dito tapos nakuha na nila yung pamilya nila. Oo, yung mga iba, lalo na yung mga hindi yung mga ano kamo ang maganda, yung nasa New Brunswick under ng truck driver program. Swertehan lang din talaga. Kapag i-push mo lang i-push yung dream mo eh, yun lang din naman yun eh. Marami nga nag ano eh, pangalan nito yung hihingi ng paano mag-tip, yung paano makapunta dito, pero pag tinatanong ko naman kung ano yung mga qualification o something na ano, kulang-kulang naman. Oo. Dahil isa pa, problema nila yung pera daw. Oo, yun naman talaga eh. Pwedeng hindi ka gumasto. Oo. Kahit sabihin mong walang ano, walang placement fee, siyempre gagasto ka pa din. Oh, may mga processing fee yan siyempre. Pupunta ka sa opisina. Oh, kaya ikaw mismo yung ganun, no. Mamamasahe ka, kamo. Masahe ka, tapos mga requirements mo, pangkuha ng requirements mo. Yeah. Pang medical mo, hindi naman yung libre. Ikaw na mismo talaga yun. Pero kailangan mo talagang handa ka niyan kahit paano. Kaya advice ko nga sa mga iba diyan, mag-abroad muna kayo sa ibang bansa. Mag-ipon muna kayo bago kayo ano, mag-apply sa papuntang Canada kung ano, at least kung sa ibang bansa, factory worker katulad ko, nag-Taiwan ako, factory worker bago kami nag-apply ng Canada. Meron din kaming placement fee before, pero pasalamat din lang kasi nakaipon kami. Yeah. Yan guys, anyway, nandito na kami ni Kuya Bebot sa truck. Maya-maya, papasok na rin ako doon. Pwede ka na mag-check-in. No, pupunta na rin ako doon. So paano kuya? Save on. Oh, sige. Maraming salamat kuya. Thank you. Yeah. Okay, oh. Ingat. Okay. Yeah. So paano mga kaibigan, hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you kay Kuya Bebot. Yeah. Ingat kayo lagi yan. Okay. Bye-bye. Bye. Lakay Pinoy Tracker.